So why don't we talk about more pleasant things? What do we do after dinner? There's a fireplace. I have champagne. Tonight's cold. What's up mga tol? Naalala nyo pa kaya ang dating sikat at bitiranong aktor na si Miguel Rodriguez na isa nga rin sa mga tinitilian ng mga kababaihan noon ng kapanahunan nila? Sa video ito mga tol, alamin natin ang kanyang buhay at kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Tara! Si Miguel Benedict Rodriguez ay ipinanganak at lumaki sa Las Peñas, Metro Manila noong November 5, 1962. Si Miguel Rodriguez ay nakilala sa mundo ng showbiz bilang isang veteranong aktor at isang modelo. Pero bago pa man siya nakilala at sumikat sa mundo ng showbiz, ay nakilala muna siya bilang isang modelo sa isang commercial na close-up toothpaste noong 1981. At simula nga noong na-discovery siya sa isang commercial model, ay natuklasan at kinuha nga siya ng isang batikang direktor na si Lino Broca. At dahil nga sa kanyang tikas na pangangatawan at kagwapuhan, ay tinawag at binansagan nga si Miguel Rodriguez bilang Pilipinong si Christopher Reeve, na isang sikat noon na Hollywood actor na gumanap bilang si Superman. Unang lumabas at nasilayan nga noon si Miguel Rodriguez sa pelikulang Mainit na Puso na pinagbibidahan nga nilang dalawa ni Sharon Cuneta noong 1982. My friends call me Bullet. Bullet? Yes. Sabi nila, when my mom was pregnant, she was ambushed. 50 bullets in the car. But here I am. I believe you. Mas lalong sumikat at nakilala pa nga noon si Miguel Rodriguez nang mapasama nga siya sa cast ng Palibhasa Lalaki. Simula nga noong 1987 hanggang 1992. Nagbida rin siya bilang isang Pilipinong Espanyol sa pelikulang Ilustrado, Alfonsito. At noong 1985 ay nagwagi nga siya bilang isang award-winning sa isang daring film na pinamagatang Virgin Forest. Pagkatapos ng ilang taon ay pinasok naman ni Miguel Rodriguez ang paggawa ng mga ma-action na pelikula at napasama na nga siya sa maraming ma-action na pelikula katulad na lang ng pelikulang Alias Boy Muslim noong 1989 hanggang Kailan Ka Papatay noong 1990 at marami pang iba. Tatlong beses naman siya nominado noong 1995, 1989 at 1986 bilang isang Vice Supporting Actor sa Filipino Academy of Movie Arts and Science Awards. Kinilala rin siya bilang isang Famous Award para sa pelikulang The Elsa Castillo Story noong 1984, Ibulong Mo sa Diyos noong 1988 at Partida noong 1985. Nanalo at ginantimpalaan din siya noon noong 1989 nang ginampanan niya nga ang papel bilang Mario Umali na isang dance choreographer. Nagretiro naman noon sa pag-arte si Miguel Rodriguez noong 1996 pagkatapos niya ngang magawa ang pelikulang Huwag Mong Isuko ang Laban na ang huli niyang pelikulang nagawa noon. Believe ako sa'yo. Ang tibay mo rin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako reliyosong tao. Pero hindi kita bibigyan kahit nakatitig ng pagkakataon. Sa kasamang palad noong February 14, 1997 ay kinagulat naman ng lahat nang pumanaw na nga ang veteranong aktor na si Miguel Rodriguez sa edad na 34 years old sa kadahilan ng kanyang sakit na pancreatitis. Pumanaw man ang aktor ay nanatili pa rin naman ang kanyang mga alaala sa tuwing mapapanood nga natin ang kanyang mga pelikula noon at mapahanga ngayon. Meron! Isasama ko to. Pero... Unahin kita! Hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyong lahat. Paalam! Sa original cast ng pinaka-epic comedy, mapapanood mo na! Ilan ba naman naging sikreto mong pagkatao? Ang attractive, hunky na always on the good side. How will you taste the sweetness of success? Wala akong problema. Lahat ng tao dito okay. Mababait lahat ng tao dito. Miguel Rodriguez. Sumuko! Para ano? Para mabulok sa loob? Meron. Isasama ko to. Pero... Unahin kita!